Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Nagtapos ako ng Curusong Bachelor of Science in Architecture sa Cavite State University. After graduation, required kaming kumuha muna ng 2 years of diversified experience bago kami makapag-take ng board exam. Kaya ilang araw lang after graduation, naghanap agad ako ng work at nakapagtrabaho agad ako bilang isang apprentice ng isang architect. Nakilala ko lang si architect dahil sa Facebook. Chinat ko siya. Tinanong ko kung pwede ba akong mag-apply ng work sa kanya. Nagkataon naman na may project siya sa Pasig and pumayag siya na makapag-start agad ako sa kanya at ginawa niya akong site supervisor. Stay in ako sa site. Tumagal din ako ng almost 6 months sa kanya bago ako lumipat ng work. I admit, lumipat ako dahil medyo mataas ang sweldo sa bagong lilipatan ko. Sa makapagal ako, nakahanap ng bagong work kung saan ako inirefer ng classmate ko na doon din nagtatrabaho. Sa work ko na to, uwian ako everyday. Araw-araw akong gigising ng 3:30 a.m. Tapos aalis ako sa bahay ng 4:30 a.m. OT kami hanggang 7 p.m. tapos makakarating ako sa bahay ng mga 10 p.m. Nakakapagod. Pumayat ako ng sobra that time. Isang beses umuwi ako na maaga galing work. Sa biyahe ko pa uwi, may nakita akong isang lalaki sa bus na sinakyan ko. Nag-iisa lang siya sa dalawahang upuan. Habang naglalakad ako para makapili ng upuan, napansin ko yung mata niya na sumenyas. Kinabahan ako. Doon ako umupo sa likod ng inuupuan niya. Pero after ng ilang segundo, lumipat ako. Tumabi ako sa kanya, inilabas ko ang phone ko at kinuha ko ang number niya. Walang usap-usap, binuksan ko lang ang phone at tinype niya ang number niya. Nauna siyang makababa kaya itinext ko na siya muna. Mula noon, lagi na kaming nag-uusap sa text at chat. Doon ko siya mas nakilala. Siya si Chino at naging kami. Nakapunta siya sa bahay namin once. Hindi alam sa bahay. Inaamin ko, gay ako pero discreet. Hindi alam sa amin. Gusto niya ay maging legal kami o legal kami, both parties, kaya nakapunta na rin ako sa kanila. So humingi ako ng sign kay Lord. Sabi ko sa sarili ko, Lord, bigyan niyo po ako ng sign kung aamin po ba ako or what. Until one day, nag-date kami sa MOA. Naglalakad kaming dalawa tapos may group of friends sa likod namin na naghaharutan. Din maya-maya narinig ko ang sinabi ng isa sa kaibigan nila na, "Bakla, bakla, bakla, umamin ka na!" Napaisip tuloy ako, "Lord, ito na po ba yung sign na hinihingi ko?" After noon, pauwi ako, nasa bus ako. Chinat ko ang kapatid kong babae at umamin nga ako sa kanya. Hanggang sa inamin ko na rin sa nanay ko. Naging masaya ako sa mga panahong may jowa ako. Umabot ang relasyon namin ng 6 months pero itinigil ko. Ako ang umayaw.
Naramdaman ko si na one-sided love lang ang meron kami. Straight guy kasi siya eh. Hindi na ako naniniwala na mahal niya ako. Okay lang sa akin na ako ang gagastos pagkakain kami sa labas, pero dapat ipakita niya rin sa akin na mahal niya rin ako. Wala kasi siyang work and ilang beses ko siyang sinabihan at tinulungan para sa mga pang-requirements niya pero walang nangyari. Ang gusto niya, mag-business kami ng isang kainan. Nahihirapan naman akong ibigay sa kanya kasi nga tumutulong pa rin ako sa amin sa bahay financially. Hanggang sa naging may init na lagi ang ulo niya. Kaya I've decided to end na lang. Mahirap sa part ko. Sobra. Grabe ang iyak ko that time. Hindi ako naka-move on agad. Lagi ko siyang iniisip. Pero nalampasan ko. Kinaya ko. Sa gitna ng panahong magkarelasyon kami, lumipat ulit ako ng work to gain more knowledge sa field na tinapos ko. Then one day, recently lang, month of February, sa biyahe ko papunta sa office ng company namin, may nag-chat sa akin. Nagtatanong about sa soil boring test. Nakita ko ang name niya at chinek ko ang profile niya. Friend ko siya sa FB pero hindi ko siya kilala personally. Natatandaan ko na inad ko siya last year, then nakachat pero mga ilang araw lang. After that, wala na. Cute kasi, kaya inad ko. At yun na nga, may alam naman ako kahit papaano sa tinatanong niya. Kaya ibinigay ko agad ang number ko. After nun, tumawag siya. Ang laki ng boses. Lalaking lalaki. Siyempre kilig ang lola mo kasi nakausap niya ang crush niya. Tinanong ko siya bakit naman niya ako natanong about sa bagay na yon. Ang sabi niya, nakita niya raw kasi ang profile picture ko na naka-vest na parang sa construction. So nagbakasakali siya na tanungin ako. Then, doon na nagsimula ang aming pagiging magkaibigan. Siya si Jess, katulad ko rin. Discreet. Umamin siya sa akin na may jowa siya. Siyempre masakit kasi hohopya sana ako na baka may pag-asa ako sa kanya. Hanggang sa nagkakachat kami pag may concern siya about sa tinapos ko or sa field ko. Tinanggap ko na hanggang magkaibigan na lang kami at nirerespeto ko na may jowa siya at nagmamahalan sila. Mas lumalim ang pagkakaibigan namin ni Jess. Hanggang sa nakikita na kami para sa mga projects at hanggang sa naging mag-BFF kami. Yep, BFF ang tawagan namin. Ngayong nagre-review ako for the preparation sa darating na board exam. Minsan nafe-feel ko na nakukulangan ako ng confidence sa sarili ko. Nadadown ako na baka hindi ko kayanin kapag bumagsak ako. Nadadown ako na baka hindi ko kayanin kapag bumagsak ako sa board exam. Kung ano-ano ang tumatakbo sa isip ko. Buti na lang nandiyan si Jess. Magkalayo man kami, handa siyang magbigay ng payo, words of wisdom, at tinuturuan niya ako kung paano harapin ang challenges in life. Sabi ko sa kanya, okay na kung walang jowa, basta may BFF na ako na katulad mo. For me kasi, ang difference lang naman ng jowa sa BFF ay yung sex. Pero kung paano nyo i-treat at kung paano kayo mag-care sa isa't isa, we're all the same lang din naman. Honestly, masarap sa pakiramdam na may BFF kang katulad ni Jess. Mahaba ang pasensya, malawak ang pangunawa, masayang kasama, may sense kausap, at higit sa lahat, kaya kanyang i-guide kung paano i-handle ng tama ang challenges in life. I've just realized na talagang everything happens for a reason. Na lahat ng nangyayari ay binigay sa'yo ni Lord dahil may purpose. Mahirap man o madali ang pinagdadaan natin in life, there's always a reason behind kung bakit nangyayari ang lahat. Hindi ko makikilala si Chino kung hindi ako lumipat ng work
at hindi ako umuwi na maaga from work. Hindi ako matututo sa love kung di ako nasaktan sa relationship naming dalawa. Hindi ko makikilala si Jess kung hindi ako nakasuot ng vest na gamit ko sa bago kong work. And I know ibinigay siya sa akin ni Lord para matuto ako kung paano mas maging malakas at paano harapin ang problema ng buhay. Ika nga niya, BFF tayo for a reason. By the way, his real name is Jesus. Ako po si Irwen, tambalanista since 2011, at ito ang aking kwento.